Magandang gabi po lahat mga kapuntos at sa gabing ito, meron po tayong gaganapin talakayan ito sa Straight to the Point at bukas ito ay live sa premiere sa Punto por Punto. Then magandang alam tatalakayan ngayon, ito ay patungkol sa patutunayan na ang Catholic Church ang True Church. At sa pagkakataong ito, maninindigan po ay si Eugene Gapo ng Katoliko at ang kukontra ay si Ma'am Genevieve Papillero ng Church of God Seventh Day. Yan ang mangyari ngayong gabi. At bago tayo magsimula, gusto ko munang ibigay ang pagkakataon para sa kanilang greetings, no? Ako munang ibigay sa kanila, greetings muna. Brother Eugene Gapo, no? Good evening sa iyo, bro. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Muli po, magkakasama tayo lingkod. Brother Eugene Gapo, Depensor Katoliko, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at sa pagsunod at sa pagtingin ng ating maginoong diskusyon, sa maginoong debate. So mahigit dalawang buwan na siguro ito, minsan may mga pagkakataong naudlot din yung schedule dahil sa hindi inaasahang mga technical problem. So ngayon, natuloy na po at salamat sa ating Panginoon na siyang dahilan ng lahat na ito. At magandang gabi sa ating lahat. Okay, Ma'am Genevieve Papillero naman. Good evening. Hello, good evening and good morning to everyone, not throughout the world. I am Genevieve Hiramis Papillero. Actually, taga Cebu ko. I was born in Mandawi City, Cebu. I am a believer of Christ under His founded church, the Church of God, under the banner of Jerusalem, Israel. Our world headquarters is, of course, Jerusalem, Israel. And our Philippine mission headquarters is Pagadian City with our Philippine mission officer, Elder Darlito T. Cabardo. We have representative in small numbers throughout the world. So, mga konti lang kami. We are named in different names, just like, for example, Mount Zion Church of God, Church of Elohim, yun yung mga pangalan namin. I would like to greet dahil merong mga kasamahan ko dito no, sa Jerusalem Church of God family. And to those who are here, please favor me no, na hindi ako masyadong makapagsalita in Filipino. So please allow me to have it in English or Tagalog. And I also would like to thank for Punto por Punto and for Sir Eugene Gapo. Hello there, Sir Eugene, and also Sir John Doe for being our moderator. And so thank you very much for this opportunity that Jerusalem Church of God can share our beliefs. Remember that Jesus Christ told us to follow His instruction to hear all of those who have ears, no, let them hear. And just to remind, no, in according to 1 John 4:1, beloved, do not believe every spirit, but try every spirit to see whether it's from God or not. For there are many false prophets that have gone into the world. So yun yung mga admonition ni Apostol John na sana naman din mag-try ang lahat. Hear us also. Thank you. Okay. Okay, no? So, okay, so atin ang simula ng ating talakayan ngayong gabi. Allow recording. Okay. Allow recording. So, eto na. Ating ibigay mo na ngayon. Recording in progress. Okay. So, ang unang titindig dito ay si Brother Eugene Gapo. Ang babasahin ko muna yung rules, ha? Ang ating gaganapin ngayon na rules, eto. Una,
Ang topic patutunayan ni Eugene Gapo ng Katoliko na ang Catholic Church ang true church. Excuse me, Sir Jando. Excuse me. Hello. Tama ba? Na-allow na ba kami na mag-screen record din? Yes, bro. Hindi, oh, yes, te. Hindi daw. Ah, sige, sige. Thank you. Sir Jando, baka di mo kaya mag-moderate. Ako na lang kung gusto mo. Ano ko muna, bro? Sige. Sige, dito lang ako backup. Hingi muna ako tubig. Ba't ako na maano ngayon na namaos? Yan. So, una. Ayan. Una, ang lahat ng tanong ay kailangang sagutin sa kanila. Ang ginawa nila is 1 minute and 30 seconds maximum. Pero hindi ko papayagan yung ano, yung sobrang taas. So 1 minute. Kasi kadalasan kasi kapag masyadong mahaba na ngayon 1 minute eh. Pag sinabing 1 minute 30 seconds, yung taga-tanong hindi pa siya tapos sa kanyang inihanda na tanong. Eh meron naman siyang ibang gagawa ng tanong kasi napahaba yung sagot. Siyempre, habol naman niya ng tanong yun. Kaya, very stress yun sa taga-tanong. At mauubusan ng, ano, ng oras yung taga-tanong dahil sa napapahaba. 1 minute, 30 seconds. So, gagawin ko na lang siyang 1 minute maximum. No? Then, kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, masasabi ng moderator ng next question. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangang sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 1 minute. No? Sasagot siya na hindi lalagpas ng 1 minute. And then, next, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 30 seconds na ano na pagpapaliwanag. Kay Russia 10 lang 'to eh. Russia 10 lang to. Pero dito, 30. Sige, gagrant ko na lang ito. 30 seconds na magpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong niya. Hindi ko maintindihan itong confusing, make it clear. Ano ibig sabihin ito? Number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Ibig sabihin, kung ano yung tinatanong, 1 plus 1, answer to. Hindi sasagot ng araling panlipunan, no? 5th, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung itinanggi niya, ay automatic next question at sa rebuttal, doon na pwede itanong ang lahat. Number 6, ito naman is ang debater na makakatanggap ng dalawang warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng isang minuto sa kanyang oras ang pagtatanong o daragdagan ng isang minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. 7. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang. Maaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At walang objection during final conclusion. 8. Hindi po pinahihintulutan ang physical na atake at mga pagmumura. Yeah, wag na wag mo sasabihin, Ma'am Genevieve, na gwapo si Eugene. Personal attack yun. No? Next. No challenge. Oh, kasama nito ang out of topic. So, bawal din ng mga tanong na out of topic. Number 9. No challenge question. Mga tanong na kung mababasa ko o kung paano kung mabasa ko ay hindi papayagan na maitanong. Kahit na anong uri ng challenge question ay hindi hahayaan na hindi ko papayagan yun. Next, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Kailangang sagutin ng lahat ng katanungan. Basta patungkol lang sa topic. Ne? Tapos,
1 minute ang introduction. Nagawa natin yung kanina, introduction about panig. Papakpakilala. Nagawa na yun kanina. No? And then, ito naman tayo ngayon sa 15 minutes affirmative first stand. So, ito ay 15 minutes. So, ano ko muna yung time? Yan. 15 minutes. And then, 10 minutes, yung first cross-examine ng negative sa affirmative. And then, another 15 minutes sa negative stand. Then, 10 minutes, first cross-examine ng affirmative sa kanya. And then, 15 minutes, rebuttal affirmative. Then, mahaba, 15 pa rin ang rebuttal. Then, 10 minutes, second cross. Sa negative, ganun din. 15 minutes ang stand, 10 minutes ang cross, 10 minutes negative stand, 10 minutes affirmative stand. Yung ano, yung final conclusion, 10 minutes? Haba. Gawin natin itong ano. Sige na lang nga, grant ko na lang. Para makapagpahayag talaga, labasan talaga ng ano. Basta yung tanungan portion na kailangan 1 minute lang, hindi lalagpas. Okay, then 1 minute, pasasalamat both side. Ayan, okay na ba ang lahat? Brother Eugene, okay ba sa'yo yun? Okay. Okay, Ma'am Genevieve, okay ba sa'yo yun? Sige. Yun, kailangan hindi lagpas ng ano. Mahaba yung 1 minute 30 seconds. Sinaantok na si Brother Eugene. Okay, atin ang simula ng ating pagtatalakayan. Ating unahin sa side ni Brother Eugene. Ready ka na, Brother Eugene, for 15 minutes? Go ahead. Sige, pag nagsalita ka na, time will start. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating live maginoong talakayan, ika nga, debate. Pagpasinsahan na muna, medyo I'm not good in speaking about Tagalog and also about English, but for the sake sa katotohanan po at sa lahat ng ating mga tawag nito, yung mga nanonood, we have to try it our best, no? Ang topic po natin ngayon, ang pag-uusapan po ay patutunayan ko na ang simbahang Katolika ay siya talagang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Base po yan sa Biblia at sa tinatawag nitong mga standard references. So, kaya ko ito nahamon itong si Ma'am dahil palagi kong nababasa yung mga atake niya sa simbahang Katolika at sa mga post na doon sa mga group na sinalihan niya. So, ayun nga, nag-propose ako sa kanya ng debate, okay naman. Hindi naman pala siya umayaw. So, ngayon, sa mga schedule na aming pinagkuhanan, hindi natuloy dahil naudlot po yun. Dahil sa nitong sa mga technical problem. Minsan may nag-blackout dito sa amin. Okay, so ngayon, ang diretsuhan na po tayo. So patutunayan ko na talagang ang simbahang Katolika ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo base sa Biblia. Sa Biblia po, mayroon pong isang hula patungkol po sa si Propeta Daniel. Ang mababasa po natin dito sa Bibliang Douay version translated from Latin Vulgate. Ito po yung banggit sa tawag nitong Daniel 2 chapter 2 verse 42. Ito po yung banggit. Sa 44. But in the days of this kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people. So, klaro. Meron din yan sa isang Biblia ko. Itong sinasabi nga, itong malaking Biblia ko, na Holy Bible with Confraternity Text. Binanggit din yan na si Propeta Daniel ay magtayo yung ang Diyos, no, sa mga huling araw ay magtayo talaga siya ng simbahan.
So ano mang ibig sabihin ng kingdom na binanggit ni Propeta Daniel? Ito po yung mababasa natin sa footnote ng Biblia. Ito lamang pong Biblia ang babasahin ko dahil mayroon po akong tatlong Biblia na may footnote. Ganito po yung sabi. Kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Nakita nyo? Mismong ang footnote ng Biblia ay talagang Katoliko, hindi matitinag. Kaya nga yung katuparan sa hula po ng sinabi ni Propeta Daniel, ito po yung nasa Bibliyang Tagalog na ito na lang, babasahin natin ulit itong English translation. St. Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi po ni Jesucristo kay St. Peter, "And I see you today that you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." Nakita nyo? So, nagtayo talaga ang ating Panginoong Jesucristo ng simbahan. Ang tanong, ay hindi man lang pinangalanan sa original na Biblia, Brad, yung Greek Bible. Pasensya na ha, hindi ako marunong mag-Greek. No? Talagang tapatan na po ito, kaya nga binanggit natin, mayroon tayong Tagalog, mayroon tayong tinatawag na English. Kung gusto ng Bisaya, mayroon tayong Bisaya. So binanggit ba sa original na Greco-Roman Catholic Church ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po. Hindi naman pinangalanan ni Jesucristo yung simbahan niya. Pero, kasi pag hindi naman, bakit tanongin ng itong katunggali natin na saan sa Biblia binanggit ba, pinangalanan ba? Ang sagot natin dyan ay ganito, bakit tanongin niya tayo, mababasa ba sa Biblia ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay tayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ay, ang sagot natin dyan, sasagutin na lang natin yan, hindi po ba tayan yung pagkamabasa mismo? Dahil kung yung pagkamabasa mismo yung batayan natin, abay maraming maraming tunay. Dahil po yung mga born again, nag-claim din sila. Sila ay mayroon sa Biblia, Iglesia ni Cristo, mayroon din sa Biblia. Itong katunggali natin, mayroon din sa Biblia, simbahan daw nila. So, pag ngalan yung basihan, pag the name is the basis, ay maraming tunay. Di ba? So, hindi batayan yung pangalan na pag mababasa sa Biblia, yan na po yung tunay. Sa Biblia, hindi pinangalanan. As far as the history book is concerned, binanggit sa Biblia, tawag nito, ipapakita natin itong Biblia. Total sa bagay, mahaba pa namang oras natin. Sa Living Bible translation, sa Protestant po ito. Ito po yung banggit sa Job chapter 8. Verse 8, sinabi ni, ni Job, read the history book and see. Tatagalogin natin ito. Basahin ang kasaysayan at tignan. So, mamutis, mainam, na talagang titingin tayo sa kasaysayan. Kung pagbabatayan natin ngayon ang isang internet, dahil nga, nasa high-tech na tayo ngayon, no? High technology, ay lumabas. Yung Wikipedia ang nagsabi, pag i-google natin yan, ang Catholic Church, Roman Catholic Church, founded talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, aside dyan, mayroon pa ba tayong patunay? Ito, ang patunay natin ay ganito. Itong kasaysayan po ng, ewan ko nga ba, o kung maniniwala ba itong teacher natin, kasi yung katunggali natin sa teacher ito. The Philippine Unique Nation, History of the Philippine, Republic of the Philippines. Tignan natin ito kung anong binanggit dito sa history. Sa page 123, ganito po yung banggit. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Malinaw ang nakasaad sa kasaysayan. Hindi po librong katoliko ito. Baka sabihin niya, bias. So ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, founded by Jesus Christ, is Roman Catholic Church. Hindi po yung simbahan na yung pinaaniba ni yung sunggali natin. Pangalawa po, meron tayong babasahin na naman, yung kasaysayan, history pa rin. Ayan yung The New Book Knowledge Encyclopedia. Ang bagong libro sa kaalaman, kumbaga ika nga sa Tagalog.
So basahin natin kung kailan nagsimula itong Roman Catholic Church at sinong nagtatag nito. Ayan ang history ng Roman Catholic Church sa page 287. Ganito po yung banggit. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ayan na, nagsimula tayo sa Jerusalem 2,000 years ago almost. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them. From heaven, the day on which the Holy Spirit is come down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to structure which is established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Kaya nga sinabi doon sa libro pa rin, Jesus founded the church to carry his message of salvation to all men. So malinaw ang banggit sa ating kasaysayan. Na mismo ang simbahang Katolika Romana nagsimula pala sa Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang tagal na, no? At si Kristo pala ang nagtayo sa simbahang ito. At sa diksyonaryo, babasahin natin ito. Imposible, teachers yung katunggalay natin. Hindi siya maniniwala sa ating diksyonaryo. Tinuro ito ng ating DPED, ano? Ayan po yung banggit sa atin sa diksyonaryo. Ano po ang Catholic? Baka sabihin, yes Brad, we are Catholic but not Roman. O yan ito. Yung tawag nito, Catholic. Any of the original Christian church. Original talaga ha? Hindi po fake. Member of the Roman Catholic Church. O yan. Yan ang malinaw banggit sa diksyonaryo natin. Hindi nga ako gumagamit ng mga libro nga, ika nga, yung tinatawag na ecclesiastical, yung pabulang lang po sa amin. Hindi po ako gumagamit, standard talaga. Kaya nga si Kristo, nagtayo ng ating simbahang Katolika, meron pa tayong isang patunay pa rin. Since mahaba-haba pa yung oras natin, ayan ng the World Almanac and Book of Fact. Tignan natin yung mga libro sa kaalaman pa rin. Yung page 704. Thank you, Mr. Moderator. Ito yung banggit. Traditionally, Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the First Vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Founded by Jesus Christ. Ito yung banggit sa kasaysayan. Hindi po sarili-sarili lang natin gawa-gawa nito. At kaya nga, dahil ito simbahan na Katolika ay tayo ng ating Panginoong Jesucristo, natural lang naman itong si Kristo ay mananahan sa simbahang Katolika. At ito po ay inatasan niya ng misyon sa buong sangkatauhan. Ito ang banggit sa isang kasaysayan ng Daigdig Sheridre na isinulat po ng mga Doctor of Philosophy. Malaking katawa-tawa siguro ng ating katanggali kapag iyan ay ito'y tinututulan niya at hindi niya paniniwalaan. Doctor of Philosophy na nga mismo na sabi, kasaysayan po ng daigdig, pahina 179, ganito po yung banggit. Ang nagsimula ang tatawagan ng simbahang Katolika upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Sinong inatasan? Ang simbahang Katolika. Ito po ba'y tukma sa Biblia? Yes, kasi po doon sa St. Matthew chapter 28 verse 19, go throughout the whole world and make the disciple of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. St. Mark chapter 15 verse chapter 16 verse 15. Sinabi ni Kristo, go throughout the whole world and preach the gospel. Hindi po yung mga simbahang tatag lang ng tao. Ang simbahan po ay inutusan mismo ni Kristo, walang iba kundi ang simbahang Katolika. Ano nga ulit itong simbahang Katolika? Yung term Catholic, any of the original Christian church, member of the Roman Catholic Church. Napakalinaw ang explanation natin. Ibigin siya po
Hindi po, claim-claim lang po natin na sinasabi na gawa-gawa lang po ito ni Gapo o gawa-gawa lang po ito ng mga kuano-ano o sino-sino tao. Dapat kasi, debate ito eh, nasa sa kanya yung burden of rebuttal kasi nasa sa akin yung burden of proof. Pinatunayan ko. So, sa burden of rebuttal siya, dapat tawag nito, magpresensya kung hindi si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katoliko. Kung hindi si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katoliko, who is the founder of the Seventh-day who is the founder of the talagang nabanggit yung Seventh-day Adventist, suki ko yun sa live, who is the founder of the Catholic Church? If, kung hindi si Kristo, anong lugar, saan itinayo, ano? Anong taon, at saan natin mababasa sa standard references? Yan po yung patutunayan niya. Kasi kapag sinabi niya ay talagang hindi tayo ang ating Panginoong Jesucristo ng Katolika dahil doktrina ninyo ay wala po sa Biblia, hindi nakabase ni Kristo yan. Uunahan ko na lang kayo, kung baka nagtanong siya ng ganyan, mayroon tayong ipapakita. Introduction to the World Religions and Belief System. Baka hindi niya alam ito. So sa pahina 71, ganito po yung banggit. Christianity, yung introduction sa Christianity ha, is a religion that is very familiar to Filipinos because Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from the 16th to 19th centuries with the spread of Catholicism as one of their enduring legacies of the Filipino people. It is considered the world's largest religion, a religion based, base po, on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Abay malinaw, na base pala sa kay Kristong katuruan natin, ang simbahang Katolika. At mayroon po akong diksyonaryo dito, naipit lang sa ilalim, di ko na lang kukunin. Nelson's Dictionary of Christianity. Binanggit din din sa Nelson's Dictionary of Christianity yung kahulugan niya, yung meaning Roman Catholicism. Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Yan. Dapat, pero hindi naman natin ito, hindi naman namin topic ito, itong the charge and the doctrines. So, inunahan ko lang siya. Ang topic po natin dito, this is the founder. So, maraming salamat at timing exacto. God bless! Okay, so natapos na po ang 15 minutes time ni Brother Eugene Gapo. So akin na namang gawin ngayon is to gawin itong 10 minutes para sa magtatanong sa negative side si Ate Genevieve Papillero. Okay, Ma'am Genevieve Papillero, ready ka na ba for 10 minutes cross examination? Hello, ready na. Okay, pag nag-start ka na magtanong, start na rin ang time. Okay, so unang tanong, binanggit mo ang Daniel 2:44. Ang pagkahulugan mo ay ang Roman Catholic Church ay yung itinatag. Remember that there are four kingdoms only. Kung ang Roman Catholic Church ang ika-fourth kingdom, ikapila na or ikapila? Pangilan na ang kingdom ni Jesus Christ? Pangilan? Hindi ko na yan babanggitin kung pangilan. Dahil hindi po natin issue dito kung pangilan na yan. Ang issue natin dito is the Catholic Church founded by Jesus Christ. Yun yung binanggit dun sa footnote sa Biblia sa tawag nito, Daniel 2:44, Kingdom of Christ is the Catholic Church. Yan po yung pinaka-focus talaga. Hindi na natin issue dito kung pang-ilang kingdom na yan o kung pang-atlo na ba yan, kung pang-pito, kung pang-ilan. So the fact, nagtanong ka kung pang-ilang kingdom na yan, doon pa lang, aminado ka na yung simbahang Katolik, ito tag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Siniguro mo lang kung pang-ilang kingdom yan. So wala na tayong magawa. I have an evidence, mismong footnote sa Biblia. Catholic Church which cannot be destroyed. Hindi matitinag yan. Next question. Pagdating ni Jesus Christ, ang kingdom na nandito ngayon ay ang kanyang i-destroy. So since kingdom ng
Roman Catholic Church ang ngayon, paano mo masasabi na Kingdom of Christ kayo? Paano mo nasasabi na Kingdom of Christ kami? Kasi kami po, yung katuparan ng hula sa sinasabi ni Propeta Daniel, dahil po sinabi niya doon sa footnote sa Biblia, Kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Hindi po yan tatag ng tao. Na kung sino-sinong tao lang na ordinaryo gaya ng simbahan na inaniban mo. So paano natin masiguro? Yan po, yung binanggit ng potlot mismo. Diba? The Kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Mayroon pa yung potlot sa Leviticus 17:3. Ang banggit, Roman Catholic, the Catholic Church is the true temple of God. So, yan na. Yun yung sagot ko sa sinasabi mo. And besides, siguro marami ka namang libro dun. Maglatag ka ng libro kung hindi si Kristong nagtayo ng simbahang Katolika, who is the founder of the Roman Catholic Church. Yan po yung hinahanap ko at yan po yung kuan, hinihintay ko. Next question. Si Jesus Christ mismo ang magiging hari dito sa lupa sa kanyang sa kanyang kaharian. Mm-hmm. Hindi si Jesus Christ ang hari mismo ngayon, kundi ang Roman Catholic. So, papaano ninyo i-align yan? Ano po yung tanong mo? Kung hindi si Kristo ang hari, yung Roman Catholic ang hari? Si Jesus Christ mismo, sa Revelation 1:5, si Jesus Christ mismo ang mananahan dito sa lupa at magiging hari. Siya yung magiging fifth kingdom na. Papaano ninyo i-align ngayon? Hindi man si Jesus Christ ang andito ngayon sa lupa na naghahari mismo, dahil siya mismo personal. Mababasa natin yan sa Revelation 1:5, Revelation 5:10. Pero ngayon, hindi si Jesus Christ ang andito. At ang kaharian ngayon ay hindi peaceful. Ang kaharian ni Jesus Christ ay wala ng mga... Nag-gets ko na yung ano mo, ma'am, point. Nag-gets ko na yung point ko. Yung point ko, ganito yan, ma'am. Of course naman, yung Roman Catholic Church, ang hindi makikitang founder at ayong yung head, yung hari, itong si Kristo mismo, din talagang hari siya eh. Siya yung may-ari sa simbahan at sinabi ni San Pablo sa Epistle 2:23, siya po yung ulo ng simbahan at siya rin ang savior of that church. So itong simbahang Katolika, since umalis na si Kristo, nandun na sa langit, nagtalaga siya ng mga leader. Sino ba yung leader? Yun sa binanggit niya sa Acts chapter 20 verse 28 na mga obispo po yung tinahasan o inatasan doon sa simbahan. Since mayroon tayong tinatawag na obispo, sinong pinaka-leader nila doon? Si San Pedro. Kaya nga si San Pedro nagiging unang santo papa sa loob ng simbahang Katolika at hanggang ngayon mayroon kaming 266 pope. Ito po yung patunay na mayroon kaming tinatawag na apostolic succession. Okay. Time. Next question. Hanggang ngayon. Next question day. Okay. You made mention about Apostle Peter. Mm-hmm. How sure you are na siya yung sinasabi na bato or rock na binanggit sa Matthew 16:18? How sure you are? Natural, kasi sinabi ni Kristo. Ayan o, Bisaya na Biblia, pero tatagalogin ko na lang ha. Ito pinakaluma na Good News Bible po ito. So, hindi nyo alam, itong si Pedro po, hindi po original na pangalan niya, Pedro, Simon po yan. Iniba ni Kristo, big sabihin, bato. Pero hindi na natin iso si Kristo as si San Pedro may bato. Babasahin ko na lang po ito, purlasik na lang sa mga nanonood. Ito, masaya po ito, pero tatagalogin ko na lang. St. Matthew chapter 16, verse 18, ito po yung banggit ni Kristo. Busa sultan ko ikaw, sasabihan, di ba sinabi ni Kristo, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, ikaw isang bato, o yan na, Bisaya, pero tinatagalog ko na lang, ikaw ay isang bato, at sa batong ito, ay itayo ko ang aking simbahan, at kahit kamatayan, hindi po makakatinag nito, yan po yung banggit natin, at hindi naman natin iso kung si San Pedro ba'y bato. Time, next. Next question. Living Bible ang ginamit mo, di ba?
Mm-hmm. Pero take note that that is a one-man translation. Ang reliable natin na version ay King James Version at hindi ganyan ang pagka-translate. Hindi okay. ganyan ang original na statement. Mm-hmm. Another question. Mm-hmm. Kailan nangyari ang Mateo 16:19? Ano or kailan ang fulfillment niyan? You Catholic are believing that it is better, which is also we believe. Mm-hmm. But the question now is, kailan ang fulfillment or kailan nangyari yan na naging binder or loser si Apostle Peter? Ganito yan, hindi naman, sige, ganito yan, sasagutin ko na lang, ang paklayong tanong sa topic, ano? Una, sinulat po ni St. Mateo ang Mateo, kasi siya naman po ang nagsulat. Anong taon? Tingnan natin ito sa ano, mahaba pang oras ko, ano, kasi 1 minute and 30 seconds. Ayan po yung The Patriot, American Patriot Bible. Tingnan natin ito sa King James Version po ito, ano? St. Mateo author, when? 50 to 60 AD. So, kailan po yung fulfillment niyan? Sabi niya, yung pagbigkas po ni Kristo na I will build my church, that is future progressive tense. Sinabi niya ngayon, gagawin niya pagkatapos. Yung bang halimbawa, I will drink water. Hindi po ibig sabihin na uminom ka ng tubig sa susunod na taon pa. So pag sinabi ni Kristo, I will build my church, natayo na ba yes? Yung pinakawa ng mga membro, yung mga apostoles, at in fact, si St. Peter po yung ginawa niyang tawag nito. Oh, next question. Ang tanong, okay, ang tanong ay Mateo. Wait lang. Merong objection. Ang tanong ay Mateo 16:19. Objection. Anong objection? Anong objection mo, Ma'am Genevieve? Lumayo kasi ang sagot niya. What I am asking is kung kailan nangyari ang Mateo 16:19. I am not asking sa Mateo 16:18. Okay. Ang topic is sino ang founder, yes. No, founder. Excuse pero me, Brother for a while. Eugene, Brother Eugene. Ang tanong niya, kailan obispo daw? Obispo kasi, no, di ba? Sinabi niyo, obispo si Apostle Pedro sa inyo, hindi ako lumayo sa topic natin. That is still in accordance to our topic. Papalala ko lang both debaters ha, na ang topic ngayon is patutunayan na si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Yun ang ano, yun ang topic. At sinabi din sa rule ay not sagutin ang lahat na tanong. Again, Ma'am Genevieve, nasa rule din Ma'am Genevieve na ano ang sa affirmative stand, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. Katunggali. Dilatag din niya ngayon, nag-follow up lang ako ng question about kay St. Peter. Thank you. Yun nga, yun nga kasi napunta siya na ano kanina eh. So ipapaklaro ko lang yun ano. Next is Brother Eugene, ang tanong niya, kailan daw nangyari yung Mateo 16:19? Ipapaalala ko lang ha, ang live viewers natin ngayon is 323. Yan ha? Walang ganyan sa dev ko. Okay, 323. Sabi ko si Ma'am Genevieve, pag dito ka sa amin, dami manunood eh. Oh, ngayon ha, Eugene, sagutin mo yung tanong niyan. Meron na lang 1 minute. Counter objection. As the moment sa akin, Bajando, 320. Ha? 320 na sa akin. 320? Oo. Anong 320? Ah, so nanonood sa'yo. Viewers. Nanonood sa'yo. Oh, dami. Dami. Congratulations. Okay, iba rin yung sa YouTube ni Junre, 320. Sa atin ngayon, 323. Ngayon, Brother Eugene, meron ka pang 1 minute and 33 seconds. Pag-iulit ng tanong, pag-iulit nga ng tanong niya. Ang tanong niya, kailan daw nangyari ang Mateo chapter 16 verse 19? Dahil yun kailan yung role ni Apostle Pedro. Diba? Kailan nangyari na? Oo. Diba sinabi na mag-bind and loose si Pedro? Mm. Ay, objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection?
hindi na namin issue kung mag-bind and lose ba itong si San Pedro. This is all about church and founder. Okay. We're not talking about the authority of St. Peter kung siya may binigyan ng the case of the kingdom of heaven. Ano? Okay. Church and founder. Kaya hinihintay ko yung tanong na pag hindi si Kristo ay sino. Okay. Rule number five. Sige, let us consider. Wait lang. Rule number five, kung itinanggi niya, ay automatic next question. Sige, Ma'am Genevieve, tinanggi niya, so next question. May I know, kailan na tatag ni Jesus Christ ang Catholic Church? Sinabi kasi kanina, 2,000 years ago. Can you tell us the specific date? Okay, specific date po yung sinasabi niya. First century, noong nagsimula si Kristong mangaral, 30 years old. First century. Yan nga. Hindi ba 33 AD? Pari-pariho din yan. Dahil sakay po yan sa first century. What about the history that tells 33 AD? Are you going to reject exactly. It? Tama yun. Dapat kang maliwala dahil teachers ka eh. Diba? You are a public teacher. Dapat kang maniniwala sa history. Personal comment is not allowed. Wait. Sorry. Objection. Mag-object ka, Ate Genevieve. Object ka, huwag maglimutan. Andito ako. Hindi lang ako makita. Sorry, ma'am. Hindi lang ako makita, pero andito ako, ha. Huwag niyo akong kalimutan, no? Oh, sige. So, Brother Eugene, warning, huwag mong atakihin si ma'am sa kanyang pagiging teacher. ma'am. Humingi po ako ng pasensya, ma'am, di walam. Sige. Sa history na binanggit mo, tama naman yun, ma'am, 33 AD. Pasok pa rin yan. Sige. Okay, sige. Kung sa history book, sinabi na 33 AD, ano ang basis ninyo, biblical basis? Dahil lahat ng nagawa ni Jesus Christ ay meron talagang biblical na basihan. What is your biblical basis sa pagsabi ninyo na 33 AD? Ganito yan. Without reading the history, ganito yan. Si Kristo po ay nabautismuhan at nagsimula ng nangaral at nagturo 30 years of age. Base po yan ha, sa Biblia. So, mababasa natin dun sa sulat ni St. Luke chapter 3 verse 24 kung hindi ako nagkakamali or 23 siguro. O hindi ko lalang para ano sa oras. At doon nagsimula siya ng pagtayo na ng kanyang iglesia. At hindi natin hindi nyo alam na itong si Kristo ay nangaral sa loob ng 3 taon bago siya pinatay. 3 years old. Can you tell that Jesus Christ was a time. Ubus na ang time. So, yan, natapos na ang first stand. Sa atin dito, meron tayong 347 viewers. Sa'yo dyan, Junre, ilan?